ko naman aklain. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa pagpapatuloy ng istorya ay ini-interview pa rin ni Kalinga Prab sila Miss Rachel and Kuya Ruel. Sabi ni Kalinga Prab kay Kuya Ruel, "Ikaw Ruel, paano mo mapaparamdam kay Rachel na totoo yung nararamdaman mo kahit di mo pa siya kaya maligawan?" Sumagot naman si Kuya Ruel at sabi, "Siyempre, paparamdam ko muna sa kanya na talagang may care ako sa kanya at sa pamilya niya. Uunahin ko muna yung sa family niya. Na sabi niya kasi, priority niya kasi yung pamilya niya. Kaya uunahin ko din muna yung tulungan. Pati rin siya." Kinilig naman si Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll fight. Sa isang sulat mo, ay nabihan ako. Para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido, ako na may tulong. May tanong pa si Kalinga Prab sa dalawa. Sabi niya, "Rachel, pag nagkikita ba kayo, alam ba ng papa mo? Nagpapaalam ba yan si Ruel?" Sumagot naman si Miss Rachel. Sabi niya, "Opo, wala naman pong problema kay Kuya Ruel. Talaga pong nagpapaalam po siya kay Papa. Kaya talagang makikita na nare-respeto niya po talaga si Papa at yung pamilya ko." Sumagot naman si Kalinga Prab at sabi, "Uy, grabe talaga. Di ko alam yun ah. Palihim pala talagang dumadamoves yan si Ruel." Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa isang sulat mo, ay nabihan ako. Para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido, ako. Dagdag pa ni Kalinga Prab, "Grabe yan Ruel, iba ka na talaga. Parang silent but deadly." Kinilig naman si Kuya Ruel. Dagdag pa ni Kalinga Prab, "Tahimik lang yan, pero may ginagawa na palang mga moves kina Rachel. At talagang magpapapogi points." Natawa naman si Kuya Ruel at si Miss Rachel. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Love of my life. May tinanong muli si Kalinga Prab ni Rachel. Sabi niya, "Diba Rachel, sinasabi mo na hindi ka pa ready magpaligaw kasi may mga priorities ka pa katulad ng pag-aaral mo pati pagtulong sa mga kapatid mo lalong-lalo na sa papa mo. Gano'ng katotoo yun?" Natawa naman si Miss Rachel at sabi, "Siyempre, totoong-totoo po yun. Walang halong biro po yun. Di po talaga ako nagpapaligaw. Kasi para sa akin, yung pag-aaral ko po talaga yung pinaka-importante muna." Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang tutuhanin na? Nagtanong pa muli si Kalinga Prab kay Miss Rachel at sabi,
Diba nabanggit mo sa amin nakaraan na may nanliligaw sa yung iba? Paano yun? Eh diba nag-aaral pa kayong dalawa? Paano yung katayuan nyo and yung setup nyo kung nanliligaw siya? Sumagot naman si Miss Rachel. Hindi naman po yun nakakaabala sapagkat alam ko pa rin po yung priorities ko at hindi ko po masyado yun hindi yun. And nandyan lang po siya, naghihintay pa rin. Biglang tawa ni Miss Rachel. At biglang sumabat si Kuya Roel at sabi, "Nako, iwan mo na yon." Natawa naman si Kalinga Prab and Miss Rachel. Sapagkat halatang halata na ayaw ni Kuya Roel sa isang manliligaw ni Miss Rachel. O kakompetensya ito ni Kuya Roel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll fight. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat gamit. Mr. Cupido, ako na may tulong. Ang message naman ni Kuya Roel kay Miss Rachel tungkol sa bagay na yon ay, "Sa akin lang ha, irerespeto ko naman yung desisyon mo, Rachel, and susuportahan kita. And gagalangin ko yon kahit anuman maging desisyon mo. And then sana, ibigay mo lang rin sa akin yung tiwala mo dahil handa naman ako na tumulong sa kahit anong panahon at anong oras. Especially sa iyo at sa pamilya mo." Kinilig naman si Miss Rachel. Talagang naghihirap talaga si Kuya Roel upang makuha ang kanyang tiwala. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Pagkatapos ng mga ilang tanong ni Kalinga Prab para sa dalawa, ay talagang na-touch siya kay Kuya Roel sapagkat nakikita niya daw na talagang tunay ang nararamdaman nito para kay Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll fight. Sa isang sulat mo ay nabihan ako. Mr. Cupido, ako na may tulong. Sabi pa ni Kalinga Prab, "Rachel, alam mo, ngayon ko lang ito naramdaman. Yung habang nagsasalita si Roel, ramdam na ramdam ko talaga na ang lakas ng tama niya sa'yo. Talagang totoo yung nararamdaman niya sa'yo. Ano pong pinakain mo kay Roel?" Natawa naman si Miss Rachel. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang? Sinabi din ni Miss Rachel na natutuwa siya sapagkat nandiyan pa rin si Kuya Roel at hindi sumusuko. Basta para sa kanya ay lahat daw ng pagkakataon o mga pangyayari katulad ng pagbo-boyfriend at pagpapaligaw ay may tamang oras. At sa tingin niya ay hindi pa yon ang oras sa ngayon. Nagtanong pa si Kalinga Prab kay Miss Rachel. Sabi niya, "Rachel, kung sakaling 18 ka na, papayag ka ba na magpaligaw na?" Sumagot naman si Miss Rachel at ang sagot niyang ito ay hinangaan talaga ng mga viewers. Sabi ni Miss Rachel, "Sorry po pero kahit 18 na ako, hindi pa rin po magpapaligaw eh. Kasi nag-aaral pa rin po ako noon at talaga ang goal ko po ay makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa aking pamilya." Lalong bumilib si Kuya Roel at si Kalinga Prab kay Miss Rachel.
Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanamik at napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!